You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Dapat nga bang matakot o kabahan na ang TV5 sa naging banta ng TV journalist and sikat na YouTuber na si Sir Rafi Tulfo? Ito'y matapos nga na mag-positive sa COVID ang kanyang driver. Kamakailan lamang ay nagpa-swab test nga si Rafi Tulfo at ang driver nito sa St. Luke Hospital, kung saan nag-positive ang kanyang personal driver while si Sir Rafi naman ay negative. Nakitaan daw di umano ng tila simptomas ang kanyang driver, kaya naman agad-agad ay nagpa-swab test ang sikat na news anchor at ang kanyang driver. Dahil dito ay nainis si Rafi Tulfo sa pamunuan ng TV5. At mula nga sa update ng article ng Avante, narito ang naging pahayag nila sa kanilang article. Ayon sa kanila, nabwisit ang veteranong broadcast journalist na si Rafi Tulfo sa pamunuan ng TV5 at nagbantang magbibitiw ito'y matapos nga na magpositibo sa COVID ang kanyang driver. Noong March 26 episode ng Wanted sa radyo, ay sinabi nga na mariinit Tulfo na pag-uwi niya galing sa programang Frontline Pilipinas ng TV5 ay nagpakita ng sintomas ng trangkaso ang kanyang driver. At March 26 ng umaga ay nagpa-swab test sa St. Luke's Medical Center sa E. Rodriguez, Quezon City sina Tulfo at ang kanyang driver, kung saan ay nagpositibo ito sa COVID-19, habang si Sir Rafi Tulfo naman ay negatibo. At dahil nga dito, pinag-self-quarantine na nitong TV host ang kanyang driver at maging itong si Sir Rafi Tulfo ay nag-self-quarantine na rin kahit nga siya ay negative ang result. Kasabay nito ay pinagsabihan na ng nitong si Rafi Tulfo ang pamunuan ng TV5, particular na ang kanilang human resources or HR at lahat ng kumpanya sa Pilipinas na dapat daw ay maging bukas sa mga empleyado o transparent kapag may nagpositibo na empleyado. Ibig sabihin, okay naman kung okay sa empleyado na ihayag niya na siya ay may COVID, okay lang ito. Ito'y anya ay upang maproteksyonan din ang mga empleyadong nakasalamuha ng COVID positive at agad na ipaswab test. Ang palagi kasing sinasabi eh merong ano eh, Privacy Act. Yan ang naging pahayag ni Sir Rafi Tulfo. Napamura pa ito at sinabing anong Privacy Act kung ang pinag-uusapan na natin yung public health and public safety na dapat ma-override na yung privacy na yan. Gamitin nyo naman, kukote nyo, paminsan-minsan kung may time. Yan ang naging banat nga ni Sir Rafi Tulfo. At kinausap na raw niya ang hepe ng News 5 na si Luchi Cruz Valdez at nangako raw ito sa kanya na magiging regular ang COVID-19 test sa kanilang mga empleyado. Naghamon si Tulfo na kapag hindi natupad ang hiling niyang antigen test kada 2 linggo sa mga empleyado ng TV5, ay lalayasan niya ang Kapatid Network. Kapag hindi po natupad yung kondisyon kong yan, na walang every 2 weeks na antigen test sa mga nakakahalubilo ko diyan sa news, hindi po ako papasok. I will resign and I'm serious about this. Nako, seryoso sa talaga itong si Sir Rafi Tulfo. Kaya naman sa pamunuan ng TV5 News, ibigay nyo na po ang hiling ni Sir Rafi. Ito naman po ay para rin sa inyong mga empleyado at syempre, para rin sa ikabubuti at ikatatahimik ng bawat isa na halimbawang nakahulubilo ang isang nasabi nga pong positive, magiging maayos naman at hindi sila stress sa pag-iisip na baka sila ay mag-positive din. But anyway, sana nga ay maging maayos at wag layasan itong si Sir Rafi Tulfo ang Kapatid Network, dahil talaga namang kahit umalis siya, buhay na buhay si Sir Rafi, dahil isa siya sa sikat na sikat na YouTuber sa ngayon. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the respective owners and thank you for watching Showbiz Snap.